Kung hindi na biyayaan ng artistahing itsura, daanin na lang daw sa sense of humor. Base kasi sa resulta ng SWS survey, 90% ng mga Pilipino mas pipiliin daw na makasama ang taong magaling magpatawa kaysa sa taong gwapo o maganda. May news to go si Oscar Oida. Hindi ka ba kamukha gwapuhan? Kapos sa height at sobra-sobra sa tiyan. Huwag man lumo, pagkat di pa katapusan ng mundo. Basta't may sense of humor, wala raw sinabi sa'yo si Dennis Trillo. Lumalabas kasi sa isinigawang survey ng SWS na 90% ng mga adult Filipinos mas pinipili ang sense of humor kaysa sa good looks. Ano mas gusto mo sa lalaki? Nakakatawa o gwapo? Nakakatawa. Bakit? Basta nakakatawa ako. Basta nakakatawa syempre. Mas gusto ko yung nakakatawa. Kasi nakakatawa ako eh. Kaya nga marahil patok na patok sa bansa ang mga tinatawag na pick-up lines. Pamahal ko sa iyo ay parang binibir. Bilit yung tinatago, halata pa rin. Sa pagtatanong namin, kapansin-pansin na tingin ng ilan sa mga masyadong gwapo, kundi corny eh boring. Pag gwapo kasi, wala lang yun, dali-daling pekein yan eh. Pag nakakatawa, galing talaga dito yun. Pag gwapo, maarte. O kaya suplado. Diba? Parang ganun. Kung medyo hindi naman siya masyadong gwapo, pero nakakatawa naman siya, mas madali mong makasama. Kasi mas mas hindi boring yung conversation kesa yung gwapo nga, tapos seryoso naman masyado. Hindi ba pwedeng pareho? Gwapo na nakakatawa pa? Naku, wala na akong makikitang ganun. Sa harapan mo. Para naman sa ilan, bakit daw magpapakahirap na mamitas ng bituin sa langit kung kaya ka namang patawanin ng pangit? Pag maganda, makikita mo lang maganda. Pero di mo naman kilala. Kasi di nakakatawa dahil di naman kami papansinin nun, di ba? Sana mas nakakatawa para wala pang ginagawa, masaya na kami. Sa huli, pangit ka man o maganda, gwapo o di kaya may nakakatawa. Ang importante, ang puso, ginintuan at di matatawaran. Ikaw sir, anong gusto mo? Nakakatawa o maganda? Nakakatawa! Thank you. Oscar Oida, GMA News.